Thank you, Aaron. Ayan, magandang morning mga kabaliwan. Ngayon kasama ko ngayon uli yung aking kumpare na si Fidel Ramos. Yeah. So pupunta kami ngayon sa Malolos, Bulacan. Na matagal na kasi ako naghahanap ng bisikleta. Ngayon eh maraming iba't ibang mga bisikleta na nakikita ko sa mga online. Pero isang bike lang yung hinahanap ko na matagal ko nang hinahanap. Buti na lang nakita ko isang yung vintage na retro style postman bike. So, tiga Bulacan pa yung kausap ko, pangalan niya si Harold. Ngayon magmi-meet kami sa mismong Malolos. May Kawayan Bulacan kasi yung aking kausap ngayon. Papunta kami ngayon, siguro mga isang oras o kalahati pa yung biyahe. Eh nandun na siya, hinihintay na daw niya ako, malapit na siya doon sa aming meeting place. So, di ko alam kung ano yung issue ng bisikleta, pero so far sabi niya sa akin yung daw upuan lang kailangan ng konting adjust. Nakita ko sa picture yung bisikleta, maganda siya o talagang yung style niya parang talagang vintage na retro classic talaga. So papunta na ngayon doon, hopefully maging maganda yung deal, baka makatawad pa ako sa kanya ng konti. Ayan. Papunta rito yung Itabang. Kung yung seat 28. So saan kami sa... Okay guys, nandito tayo ngayon sa exit ng Tabang Malolos. So pupunta namin yung arco daw ng Malolos. Ang pangalan nung hindi ko alam, yung establishment yata is Eurobig. Mukhang tindahan ng tinapay kasi Eurobig. So malapit na siguro kami doon, naghihintay na si Harold doon. Kaya excited na ako. Okay, nandito tayo ngayon sa Eurobike. Ay, tayo itong bisikleta? Ayun. Nakakyan pala na yun. Oo. Ayun yung Eurobike. So, baba na tayo. Okay guys, baba muna ako ha. Okay. Harold, tama. Okay. Ito yung may lock po siya. Ito lang, ito di mo alam, ito parang stuck siya. Kung may hira ko, hindi mo ko alam. Meron po pang ano eh, fighting tool. May tool sa fighting tool ko pa. Bawit pia tayo, di ba sira? Meron po ba yan? Much later. Thank you, Aaron. Okay, so nakuha ko na yung aking bike. Ayan, bagay na sabi kay pare ko. Okay, so babalik kami sa Tarlac. Masahe ka na ulit. Oo, masahe ka. Salamat, ha? Salamat, sir. Okay, thank you.
Kaya. Sasakay. Okay guys! Grabe! Nakuha ko na rin yung aking dream bisikleta. Ito po siya ngayon. Okay, so nagtatanong muna yung kumpare ko kung saan kami lalabas ngayon. Dahil syempre hindi kami tiga rito. Okay na pare? Okay. Ayos! Sulit yung deal. Magandang quality yung bike na nabili ko ngayon. Classic ang dating. So yun yung matagal ko nang hinahanap and sabi nga is huwag kang magmadali. Research ka ng maigi. Hanap ka sa online kung ano yung eksaktong hinahanap mo. Yung brake lever niya, lahat na mga hinahanap ko. Kung ano yung gustong-gusto ko sa isang classic bike, nandito lahat sa nakuha ko. So sulit na sulit. So Harold, maraming salamat, kaibigan. One week later. Ay! Hello, mga kabaliwan! After kung ilang beses kong sinasakyan yung bike ko, so napansin ko lang is merong isang malaking problem na madalas kong na-experience sa kanya is eto. Nakikita nyo yan? Yan. So, nanggagaling siya lahat dito. Yan. So, I tried searching sa online kung merong available na chain cover para sa aking vintage bike. Problem is, wala pong available ngayon. Kung meron man, hindi tayo sigurado nakakasya ba siya rito. Okay, for my next project, ang gagawin natin ngayon is to make my own version ng isang chain cover na masasabi natin na hindi po siya ganun kabigat and sakto lang itong area na to ang tatakpan natin. So, kung tatanungin niyo ako paano ko siya gagawin, back to the drawing board. Okay guys, I have come up with this design for my bicycle chain guard. Most of you think na baka mamaya is gagawa pa ako ng mold and then ika-cast ko yung fiberglass. So ang gagawin natin is para mas madaling intindihin ng iba. Ito yung for me is yung shortcut method, pinakamadali. First, gagawa tayo ng ating basic shape yung ating gamamit tayo ng isang cardboard. Any cardboard or chipboard, folder, anything, karton, yan. So, basically, ang ginawa ko is, kinuha ko yung actual na measurement na tumingin ako doon sa part ng bicycle kung saan siya pwedeng i-mount. So, ito yung nakuha kong design. Sa ngayon, medyo mahirap intindihin. So, start na tayo na maglagay ng fiberglass and resin. Okay? Okay guys, nag-gather na natin yung mga materials needed for our project. So, I have here two types of fiberglass. Ito yung heavy. Mas makapal to, yung fiber niya. And then we have yung mas lighter na fiberglass. So, ginagamit ko for shortcut. Ito kagad ang ginagamit ko. But for now, dahil mag-start pa lang tayo para patigasin itong ating cardboard, mag-a-apply muna tayo ng lighter version ng fiberglass. Okay guys, just a few minutes. Pakita mo. Patigas na po yung ating project. So, ang gagawin natin ngayon is move on na tayo dun sa much heavier na fiberglass. But for now, may mga sobra-sobrang mga fiber dito. You need to cut muna using siyempre sharp scissor to give way dun sa ating next
na fiber is yung heavier part. Okay guys, just a quick check lang po sa ating fiberglass. Napapansin yung gulo-gulo niya. Obviously, dahil pasobra yata yung paglalagay natin ng resin. But anyway, lilinisan ko lang ng konti. So, makikita nyo, matigas na siya. So, tatanggalin na natin ngayon yung mga braces na to. Yeah, and of course, in this part here. So, ito po yung ating test fit ng ating chain cover. Medyo mataas pa ng konti dito. Tumaas siya ng konti. Kailangan pa siya i-adjust. So, anyway, ang importante dito is hindi siya tumatama sa ating sprocket and chain. Ayan. So, ito po yung itsura niya sa kapila. Okay guys, final installation of my chain guard, bicycle chain guard. Testing tomorrow morning. Hopefully, magiging okay siya. Walang masisira o matatanggal na tornilyo. Hopefully. Pero sa akin mukhang okay naman. Very confident naman ako sa gawa ko. I think it will hold well. Okay? See you tomorrow. The next day. Test ride. Ngayong umaga, papunta sa shop ko. Yung ginawa akong chain cover. Nandito na ako ngayon sa opisina ko and papakita ko sa inyo success yung aking ginawang chain cover. Wala siyang nangyaring nag-loose yung mga bolt o humarang siya sa chain and the sprocket. So, eto siya ngayon. Success!